Araw po ngayon ng Biyernes, uumpisahan din ngayong araw ang ligtas na bersyon ng pahalik sa itim na Nazareno. Alamin po natin kung mahigpit pa rin bang ipinatutupad ang health protocol sa simbahan po ng Quiapo. Naroon si Luisa Erispe para sa detalye live. Rise and shine, Luisa. Ayan, Rise and Shine Pilipinas. Dayan, ibinalik na ang tradisyonal na pahalik sa Poong Nazareno simula ngayong araw dito yan sa simbahan ng Quiapo. Magandang balita yan para sa ating mga deboto dahil matapos nga ang mahigit 2 taon na itinigil ito dahil sa pandemic, ngayon ay ibinalik na ito o pinapayagan na ulit ang pahalik sa publiko. Ito na yan dito nga sa lugar kung saan sinasagawa yung pahalik ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga tao. Pagdating namin kanina dito ay mahaba na yung pila ng mga deboto, pero ngayon ay patuloy pa rin sila nga nag-a-announce na pinapayagan na nga yung pahalik sa Poong Nazareno. Dayan, ang kinaibahan naman nitong pahalik na bago o itong pahalik na isinasagawa ngayon, hindi mismo hahalik yung mga deboto sa Poong Nazareno. Ang gagawin lamang nila ay hindi nila pwedeng hawakan o hindi nila pwedeng idampi ang kanilang mga labi doon sa paanan ng poon. Pwede lang nila ay masilayan o makita lamang yung poon, pero hindi nila pwedeng hawakan. Alinsunod pa rin nga yan sa pag-iingat dahil nga hanggang sa ngayon ay meron pa rin banta ng COVID-19. Para naman matiyak na hindi nalalabag o hindi nahahawakan itong poon at maayos din yung pila ng mga deboto na pupunta dito, ay may mga tauhan naman ng simbahan na nagbabantay sa lugar. So yun, ina-announce nga ngayon dito sa simbahan ng Quiapo na pinapayagan na ang pahalik. At dayan, kaninang alas 4 ng umaga binuksan yan sa publiko. At hanggang buong araw, ngayong Biyernes, ay bubuksan yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sa ngayon, bubuksan pa lamang ang pahalik sa Poong Nazareno tuwing Biyernes at Linggo, at pinag-uusapan pa ngayon ng pamunuan o ng simbahan ng Quiapo kung bubuksan nga ba ito araw-araw. At yun muna ang latest mula rito sa Quiapo. Balik muna sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.